Hey mga kachika, dahil wala pa tayong masyadong followers, bigyan muna natin ng pansin ang post ng isang sikat na vlogger na si Kuya Pronan. Ito yung panahong kasikatan pa ng isyong mini. As in, super sikat. Actually, wala namang issue sa post niya. Gusto ko lang bigyan ng komento yung reaction ng isang netizen doon sa post niya na yon. Ngayon, ano ba yung post si Kuya Pronan? Ang sabi dito, tama na yung mini issue na yan. Sahod naman ang pag-usapan natin ulit. With much laugh face. At sabi naman ng ating netizen, ni Atengs, katatapos ko lang umiyak dahil hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin ang sahod ng live-in partner ko. Kasasahod niya lang kanina at nagsorry ako kay Lord kasi imbis na magpasalamat ako ay naiyak pa ako. Sa way ng pagkakasabi ni Ateng, posible na siya ay isang housewife. Mga kachika, ito ang katotohanan sa panahon ngayon. Katotohanan na pataas ng pataas ang bilihin habang ang sweldo o kita ng isang Pilipino ay ganun pa din. Yes, may mga salary increase ang minimum natin ngayon. Pero kung ang minimum ay nagtataas ng 5%, ang bilihin tumataas ng more than 20%. And worst, lalo na sa mga gulay, minsan dumodoble pa or tumitriple or 5 times pa ang presyo versus dun sa may original na presyo niya. At ang worst pa dito, yung mga professional fees ng mga naka-monthly salary ay madalas na hindi na nakakatanggap na increase galing sa mga private company. Minsan, meron, depende sa kumpanya, depende kung gano'ng kagalante ang kumpanya, may nag-i-increase ng 500, 300, to 2,000. Minsan, depende rin sa kung anong position. Pero malaking percentage ng mga naka-monthly salary ay hindi na nakakatanggap ng increase dahil nga sa tumataas din ang expenses ng kumpanya. Dahil dito, maraming pamilyang Pilipino ang hirap na pagkasyahin ang sweldo ng isang nagtatrabaho sa pamilya. Pero mga kachika, lahat ng problema ay may solusyon. Huwag tayo matulala, mag-overthink at magmukmok sa isang tabi para problemahin ang mga financial problem natin. As a housewife, may magagawa pa tayo. Ano-ano nga bang mga pwede pa natin gawin? Una, pag-isipan ng mga gastos sa bahay. Kasama na dyan syempre yung mga konsumo natin araw-araw. Ano ba yan? Pagkain, tubig, kuryente. Sa pagkain, mas mura ang mga gulay sa palengke. Lalo na yung mga ginagamit natin sa pag-isa. Mas maganda kung bibili ka ng mga kilo-kilong sibuyas, bawang, luya. Ikonsumo natin tuwing nagluluto, depende sa kung ano lang ang kailangan natin. Mag-set din ng budget araw-araw kung magkano ang ilalaan natin sa pagkain para umabot pa ang budget hanggang sa susunod na sweldo. For sure may magko-comment na hindi dapat tinitipid ang pagkain. No, no, no. Hindi po yan applicable sa lahat. At malamang, yung magko-comment niyan ay hindi pa nakaranas kung paano mag-budget ng sobrang tight na budget. Yung as in, sakto-sakto lang. At madalas, sakto to kulang pa nga. Dahil sa Pilipinong sakto lang ang sweldo sa isang pamilya, hindi applicable ang hindi pagtitipid sa pagkain. Maganda din na makapagluto sa umaga para yung mister mo na papasok sa trabaho ay mapagbaunan mo pa ng pagkain. So, hindi niya na kailangan bumili ng pagkain pa sa labas. At yung matitipid niya na budget ay pwede mong idagdag sa gastos mo na konsumo araw-araw. Pangalawa, yung tubig. Siyempre, siguraduhin lang natin na tayo ay gumagamit ng balde, ng tabo, ng planggana. Siyempre, pag nagtutoothbrush, baso. Kung ikaw nan mami ay alam yung mga bagay na yun pero hindi alam ng mga kasama mo sa bahay, tignan mo na. Pag-isipan mo na. Kasi ikaw nagtitipid pero yung kasama mo sa bahay, hindi. Maganda na maaga pa lang ay nadidisiplina mo na din sila kung ano ba ang pagtitipid para makatulong din sila sa'yo kung paano mo mababudget yung tubig. Sunod, kuryente. Mami, may contribution pa rin dito yung mga kasama mo sa bahay. Make sure na kada lalabas ng CR ay patay ang ilaw. Madalas kasi pagdating sa CR, laging nakakalimutang patayin ang ilaw. At siguraduhin na lahat na hindi ginagamit na sa appliance ay nakatanggal ang saksak. Dahil kahit paano, pag yan ay nakasaksak, automatic na kumukonsumo pa din po yan ng kuryente. Ngayon, yung una natin ginawa na pag-isipan na natin yung mga gastos sa bahay. Pangalawa, na pwede natin gawin mga misis
ay kung paano makahanap ng extra income. May mga iba na nagluluto ng almusal o kaya nagluluto ng ulam. Maganda kasi yun dahil madalas karamihan ng gumagawa nun ay nakakatipid na ng pagkain, ng gastos sa pagkain. Kumbaga, nakatipid ka na, kumita ka pa. Kung ikaw naman ay merong mahihiraman o meron kang extra pera na pang puhunan sa isang negosyo, maganda rin ang cash in, cash out. Bakit? Dahil ito ay hindi gumagamit na extra mong oras sa mga gawaing bahay. Wala ka nang kailangang i-prepare sa cash in, cash out. Maliban na lang pag merong maghihingi ng service sa ilo, magpapa-cash in, magpapa-cash out. Konting oras lang yung ibibigay mo para sa kanila. Then continue ka na kung anong gawain mo man sa bahay. Kung may ref ka naman, gumawa ka ng yelo, malakas yan, lalo na tag-init. At kung ano-ano pang pwede pang pagkakitaan. Madalas kasi yung mga bagay na yan ay depende kung ano yung location mo. So, nasa sayo na kung paano ka didiskarte. Kahit kumita ka lang ng 30 to 50 pesos per day, mami, huwag mong maliitin yung 30 pesos or 50 pesos na kikitain mo. Malaking tulong na yan para hindi magutom or may makonsumo kayo araw-araw ng pamilya mo. Pangatlo, eto mami, malaking tulong to. Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Maglista. Matuto tayong maglista. Yung paglilista ng mga nagastos natin, no, hindi ito para sa asawa mo na nagtatanong o laging nagtatanong saan napunta yung sweldo na binigay niya sa'yo. Ito ay para sa'yo, para hindi ka rin nag-overthink at mabawas sa isipin mo, saan nga ba napunta yung perang binigay ng asawa mo sa'yo. Pag ikaw din ay naglista, makikita mo rin gaano kalaki yung nagagastos mo araw-araw. Magkano nagagastos mo sa almusal, sa ulam, magkano yung nagiging bigas niyo sa isang quincenas. Galing dyan, mas makakatulong ito para mas makapag-budget ka at nang mapagkasya ang budget mo hanggang sa susunod na sweldo ng iyong asawa. Marami pang mga paraan, mga kachika. Kaya paglabanan natin ang ating pag-iisip. Take action. Hindi nagiging pera ang pagluha, pagtulala at pag-overthink. Kakayanin natin yan. Samahan lang natin ng pananalig sa may kapal. Yun lang. See you on my next vlog. Bye!